Na mga kanayon, sa ating bagong episode ay inaanyayahan ko kayo na samahan ako para alamin ang tamang pagtatanim at pangangalaga ng isang vanilla farm. Sa video na ito ay matututunan natin kung paano magtanim ng vanilla at ang iba't ibang hakbang sa pag-aalaga nito. Ating pupuntahan ang Luntian Republika sa Alfonso, Cavite na pag-aari ni Farmer Ed Cliofe. Sama-sama tayong matuto kung paano ito itinatanim at alagaan ng tamang-tama. Subalit, bago tayo magpatuloy, ay alamin muna natin ang kahulugan ng vanilla at ang mga paggamit nito sa ating pagluluto. Ano nga ba ang iba't ibang gamit ng vanilla sa kulinary o paghahanda ng pagkain? Una, alamin natin ang kahulugan ng salitang vanilla. Ang vanilla ay isang uri ng halamang namumulaklak na matatagpuan sa tropikal na mga lugar tulad ng Pilipinas. Ito ay isang popular na sangkap sa mga pagkain dahil sa kanyang matamis na lasa at kakaibang amoy. Hindi lamang sa mga pagkain, kundi ginagamit din ang vanilla sa mga inumin tulad ng kape, tsaa at mga milkshake. Ang kanyang pampatamis na lasa ay nagbibigay ng karagdagang sarap sa mga inuming ito. Mayroon ding iba't ibang paraan kung paano magagamit ang vanilla sa kusina. Ngayon, alamin natin ang mga hakbang sa pagtatanim ng vanilla. Step 1. Ang paghahanda ng lupa. Ang unang hakbang ay ang paghahanda ng lupa. Piliin ang tamang lokasyon ng inyong lupang pagtataniman. Pumili ng malambot at matabang lupa para sa tamang paglago ng mga tanim na vanilla. Siguraduhin malinis at walang mga damong lumalaki sa lupa. Alisin ang mga malalaking bato, damo at mga halapang nagbabaging sa mga tanim. Step 2. Paghahanda ng mga pananim na vanilla. Ang mga ubas ng vanilla na tinatawag na vanilla beans ay ang mga kailangan nating itanim. Maghanap ng mga malulusog at malalaking ubas o kaya mga cuttings ng vanilla mula sa mga reputable na mga tagapagbenta o supplier. Pwede mo itong mabili online o sa mga lugar na nagtitinda ng mga halaman. Pero di ba sabi nung una, cuttings yan? Gano'ng kalaki yung cuttings na nung binili mo? Gano'ng kalaki? Mga pencil size. And then... Gano'ng kahaba? Kahaba is 1 meter. Ah, 1 meter. So, ibig sabihin, ang cuttings, ganito rin ba yan? Kalaki? Hindi, mas maliit yan. Maliit yan. So, mga ganyan ng... Ano dapat ang cuttings na kung magsisimula ka? So, yun yung size na yan. Mas, ito ganito? Yes. Sir. Yung ganyang kataba? Kataba. So, tas ano? So, kailangan ganyang kataba. So, di ba? Hindi siya tusok. Binibend siya. Binibend yung nakalabas dapat yung dulo. Yung isang dalawang nodes ang nakabaon sa, sa potting medium. Pero dapat ang cuttings mo may ugat na ganyan? Wala, walang ugat yan. Hindi, ito katulad nito, oh. Yan, na-develop na lang yan. Paano pag bibili ka ng cuttings, ano dapat ang titignan mo sa cuttings na yan? Yung size, pencil... Kahit na wala siyang ganito, wala siyang aerial root? Kahit walang ganyan, okay lang. Ah, okay lang yun. Kahit wala siyang roots, basta ganyang kalaki. Yes, sir. Di mahal din ang magkano inaabot ang mga 1 meter? Normal yan, ang pricing sa market ay... 1,000 or 350 per 1 meter. Per 1 meter. Yung potting medium, yung potting mix sa amin, ang ginagamit namin ay carbonized rice hull, vermicast saka compost. Yun ang mix namin. Paano pag ordinaryong lupa lang, hindi siya advisable sa ordinary na lupa. Bakit, ano nangyayari? Natutunaw? Nabubulok yung yung ilalim. Vanilla. So itong vanilla na to, mga ilang 2 years. 2 years this May. Step 3. Ang pagtatanim ng vanilla beans. Pagkatapos ng paghahanda ng lupa, magtanim ng mga seedling sa malalim na butas.
siguraduhin na magkakalayo ang mga butas ng mga seedling. Bawat butas ay dapat may suportang estruktura na mag-aangat sa mga puno ng banila sa pagtatanim. Piliin mo ang tamang lugar na may mababang humidity at diretso ang sikat ng araw. Muna parang may mga bunot. Yan ang, hindi ba? Yan ang pinaka Nakakawati nga, nakasampay lang siya. So light materials, mga bamboo. Pero in less than 1 year, nasisira agad eh. So dapat kinakailangan pag magbabanila kinakailangan ganitong setup, bakal na rin, no? Ideally, sa tingin ko ideally ganito yung setup. Compared sa unless nga siya sabi ko na dapat establish muna yung kakapitan. So maraming options, may kakawate, pwede madre de agua, pwede malunggay. Pero establish muna yung kakapitan. Otherwise, kung isasabay mo sa pagtubo lang, ibabagsak yan ang vanilla. Step 4, ang pag-aalaga ng vanilla plants. Regular na tanggalin ang mga damo sa paligid ng taniman upang hindi ito makasabgabal sa paglaki ng mga halaman. Magdagdag ng mga abono at regular na magdagdag ng mga organiko na abono upang mapalakas ang paglaki ng mga halaman. Wala namang pest na ako na ranado. So wala kang pesticide na ginagamit dito? Wala kang pesticide. O nga, ang lago niya at saka healthy ng mga dahon. So kailangan lang i-maintain. So maintenance lang yan. So from time to time, inaalisan ng damo. Tapos yan, halimbawa nasa baba na yan. Oo. Pag nasa baba na, ikakat ang dahon. Yan, halimbawa yan, Oo. Pag nasa baba na yan, ikakat ito, tapos ibabaon. Tapos pataas na naman siya. So basta ganun lang cycle. So ibig sabihin, in terms of fertilization, anong ba sa fertilization to? May special fertilization? Sa akin, ang ginagamit ko lang isa na vermicast. Wala kang foliar? Hindi ka na nagpo-foliar ng ibang So, vermicast lang ako. Wala nang iba. So, yun lang ang maintenance nito. Ang watering system niya? Watering system, sprinkler ako pag tuyong-tuyo na. So sprinkler na. Pero ipo-foliar mo ba buong mga dahon pa dapat nakikita siya o sa baba lang? Yung buong dahon o sa baba lang okay na. Okay lang, hindi mo i-sprinkler yung buong Hindi na. Di ba? Step 5. Ang pag-aani ng vanilla. Matapos ang 3 taon, magkakaroon ng bulaklak ang mga banila. Magsisimula na magbunga ang mga tanim. Mahalagang alisin ang mga hindi kailangang sanga upang mapalakas ang paglago ng iba pang mga mabahagi ng halaman. Kapag ang bunga ng banila ay mamula-mula at naging malapit sa kapal ng lapis, ito ay handa ng anihin. Ilang taon? Ang iba, ang advice nila ay 3 years. 3 years? Para fully matured na yung vine. Kumbaga sa tao, hindi siya fully developed, Fully developed na. So, bago siya magbuntis, fully developed na. Kasi may effect sa lifespan ng vanilla saka yung vanillin content. So, hindi kasing ganda ang vanillin content ng immature vines compared sa mature. In terms of harvest? May process pa pag na-harvest mo na yung pods, kailangan mo siyang i-cure. So, may curing process. So, hindi siya sun-dried like other crops? Hindi. May curing process. May curing, mga ilang yan? Ilang weeks or months ba ang cure? So, dinadry, tapos may... drying. So, iba-iba pa. May
some sort of fermentation. Hindi, yung storage mo, matatagal ba ang storage nito? Yes, so yung iba, inaano, nilalagay sa test tube. Okay. Nilalagyan ng alcohol to extract the vanillin. Tibang vanillin kasi, ano yung for flavoring yan eh, food flavoring? Yes. Ayun ba? Aside from that, may iba pa bang ano yan? Uses? Mostly for flavoring. Kaya naman ano, nag-grow ng vanilla is for the flavor. So, oo, yun lang na. Natural eh, no? Natural flavoring. Merong synthetic na flavoring, pero ano yan, derived from ano, from ibang sources. O ito. Matapos ang tatlong taon, magkakaroon ng bulaklak ang mga vanilla. Magsisimula na magbunga ang mga tanim. Mahalagang alisin ang mga hindi kailangang sanga upang mapalakas ang paglago ng iba pang mga mabahagi ng halaman. Kapag ang bunga ng vanilla ay mamula-mula at naging malapit sa kapal ng lapis, ito ay handa ng anihin. Kapag handa na ang mga ubas ng vanilla, pitasin ang mga bunga. Gamitin ang malinis at matutulis na kutsilyo upang pumitas ng mga bunga na may kulay dilaw. Gupitin ito ng maingat at hayaang matuyo ng 2 hanggang 3 linggo. Ito ang magsisilbing ating mga vanilla beans na magbibigay ng bango at lasa sa mga pagkain at inumin natin. At yan ang mga hakbang sa pagtatanim at pag-aalaga ng vanilla. Sa tamang pagsisikap at pangangalaga, kayang-kaya mong magkaroon ng sariling vanilla farm tulad ni Farmer Ed Cliope. Iyan ang mga mahalagang hakbang sa pagtatanim at pag-aalaga ng vanilla plants. Sana ay natutunan nyo ang tamang pagtatanim ng vanilla at magkaroon kayo ng matugumpay na vanilla farm tulad ni Farmer Ed Cliope. Huwag kalimutan i-like, i-subscribe at i-share ang aming Farmer George Salinas channel para sa mga susunod na kaalaman tungkol sa pagsasaka at iba pang mga halaman. Hanggang sa susunod na pagkakataon.